冷圧をぶち込んで叩き起こしたいやつがいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。Yo, kumusta mga ka-animes? Ngayon ay pag-usapan muna natin ang bangkay ni Rukia. Sa mga nakaraang labanan niya ay kadalasang shikai ang ginagamit ni Rukia. Pero ngayon ay iba ang ginamit niya. Ito ay isang mas malakas at mas mataas na antas. Ito ay ang bangkay. Sabihin na natin na tila naiiba ang training na ginagawa ng mga Zero Squad dahil ang laki ng itinaas ng antas ng lakas nila Renji, Byakuya, Rukia at Ichigo. Sa unang pagsalakay ng mga Stern Leader, ay walang nagawa ang mga Shinigami at nanakawan pa nga sila ng bangkay. Kung napanood niyo ang bangkay improvement ni Reggie Abaray, ay masasabing mas malakas na nga siya kaysa sa dati, kung saan ay nagawa nga niyang matalo ang isa sa mga Stern Leader. Ngayon, pag-usapan natin ang improvement ng bangkay ni Rukia. Pero hindi ko sasabihin ang full power niya. Nang sa ganun ay mas ma-enjoy niyo ang mga paparating na laban niya. Ang bangkay na Haka na Togame ay mas pinalawak ang epekto ng bangkay na ito. Ang bangkay na ito ay naiiba sa bangkay ni Captain Toshiro na Yurinmaru. Ang Sode na Shirayuki ay may kakayahan na ibaba ang temperature mula sa zero na maaaring magpayelo sa loob mismo ng kanyang kalaban. Hindi pa ito matatapos ka-anime dahil sa mas pinalawak at mas pinalakas na bangkay na ito na nagtutulot ng maging ribultong yelo ang lahat ng mga matatamaan nito. Sa oras ng pagbilis niya ng kanyang bangkay, ang buong paligid ay magiging absolute zero na luminikha ng shockwave na sumasaklaw sa isang malawak na bahagi at agad na nag-freeze sa anumang bagay na nakontak nito. Pero mga ka-anime, ang bangkay ay hindi ganun kadali dahil kahit na ang gumagamit nito ay nakakaranas din ng absolute zero. Kaya kinakailangan niya ito na makontrol ng maayos. Ngayon ka-anime, baka mapaisip kayo, Ate Jovi, sino mas malakas sa ice user? Si Rukia o si Toshiro? Well, ka-anime, na-discuss ko nga ito dati at iiwan ko ang link nito sa ibaba. Pero maaaring natin sabihin na magkaiba sila sa pamamaraan ng paggamit ng kanilang yelo. Chapter 566. Bago pa nga makababa sila Rukia at Renji sa Soul Society, ay napag-usapan nila na kinakailangan nilang mag-ingat at huwag magpadalos-dalos dahil kahit na sa kanilang bagong training ay mas makakalamang pa rin ang kalaban sa bilang nito. Sa kabilang panel kung saan ay ginagamot ni Isane ang dalawang kapitan na nakalaban ni Mas Dimasculin. Anong nangyayari? Hindi ko maramdaman ang Riatsu sa buong Gotai 13. Pati na din ang mga Quincy, hindi ko din sila maramdaman. Mukhang sa ngayon ay mas mabuti na antayin ko na lang muna si Renji at pagkatapos noon ay saka kami sasalakay. Teka, ano yun? Ano yung nararamdaman ko ngayon? Isa ba yung Riatsu? Sino yun at asan siya? Natatakot ka na ba? Nalulungkot ako ngayon. Sino at ano ka? Asan na ang aking Senbon Sakura? Ikaw yung nagnakaw ng bangkay ng kapatid ko. Ikaw si Ashnod. Nakikilala ko ang mukha mo. Ikaw ang kapatid ni Byakuya Kochiki. Asan na si Byakuya Kochiki? Ganon ba? Pero wala akong nakikitang dahilan para sagutin ko ang tanong mo. Sigurado ako na pupunta siya rito pag pinatay kita. Nagpaulan ng mga sunod-sunod na pag-atake si Ashnod. Pero ang mga pag-atake na to ay isa-isang naiilagan ni Rukia. Habang binibigyan daan ni Ashnod ang kanyang kapangyarihan na gumawa ng mga pabilog na bagay, kung saan ay mabilis niyang ginagamit sa pag-atake kay Rukia. Napansin ni Rukia na may lumalabas sa lokasyon kung saan tumatama ang mga projectiles. Naisip ni Rukia na ito ang kanyang kapangyarihan na gawing takot. Sinubukan ni Rukia na gamitin ang kanyang shikai upang gawin itong shield. Pero ang projectiles ay natamaan. Ngunit ang itim na bagay ay tila lumusot sa ice shield ni Rukia. Ipinaliwanag ni Ashnod na hindi magagawang harangin ni Rukia ang takot gamit ang kanyang yelo. Habang tuwang-tuwa si Ashnod na hindi makagalaw sa takot si Rukia. Pero nagkamali siya ka-anime dahil ang takot na ito ay hindi sapat para matalo si Rukia Kochiki. Ang aking takot ay hindi umeepekto sa'yo. Hindi yan totoo. Hindi ka makapaniwala kung ganun. Bakit hindi mo ulit ako patamaan ng mga tinik mo na yan?
Ito ang totoong Soday, no? Shira Yakuri. Habang nagsasalita sa Rukia ay nagpakawala ng mga tinik na Reishi si Asnad. Ayon kay Asnad na sinasabihan niya siya na magpakawala ng mga pag-atake. Pero heto siya ngayon, umiiwas siya sa kanyang mga pag-atake. Pero napansin ni Asnad na ang mga tinik na Reishi ay unti-unting nagiging yelo. Well mga ka-anime, matagal ko na nga din sinusubaybayan ang Bleach. Pero ngayon ko lamang nakita si Rukia na may kakayahan na pag-yelohin kahit na ang mismong Reishi ng mga kalaban. Gaya nga ng sinabi ko ay ilalabas ko ang totoong kapangyarihan ni Soden no Shira Yakuri. Pero kinakailangan ko ng oras para maihanda ang aking sariling katawan. Bago ang oras na yon ay kinakailangan na hindi mo ako matamaan. Eh ano, kung nagawa mong pag-yelohin ng mga yan, sa pagkakaalala ko, sinabi ko sa'yo na hindi magagawang pag-yelohin ang takot. Ang aking takot ay hindi naman kailangan pumasok sa sugat mo. Kinakailangan lamang nitong madikit sa balat mo at papailalim ka na sa aking takot. Hindi mo ito magagawang maharang. Ang lahat ng mga nabubuhay ay may mga bagay na nagbibigay ng kaligayahan at may mga bagay na nagbibigay ng takot. Kung ang isang tao ay nasa isang lugar at pakiramdam niya ay ligtas siya, kung bakit sila payapa ay hindi sila makakasagot ng malinaw. Pero kung mapupunta sila sa isang lugar na magdadala sa kanila sa kinakatakutan nila, ay masasabi nila kung ano ang mga bagay na kinakatakutan nila sa dilim, sa lamig, sa mga masisikip na lugar, pati na ang sakit. Isama pa nga dito ang mga maruruming bagay. Lahat ng mga yan ay magagawa nilang sabihin kung ano ang dahilan ng kanilang takot. Dahil ang kapayapaan ay sumisimbolo sa buhay at ang takot ay sumisimbolo sa kamatayan. Habang ang iba ay hindi masabi kung bakit gusto nilang mabuhay, pero kung tatanungin mo sila kung bakit ayaw nilang mamatay ay napakarami nilang rason. Ang lahat ng nabubuhay ay iniiwasan ang kamatayan at ang takot. Ang iba ay mas mabuti nang iwasan ang kinakatakutan kaysa sa harapin ito. Ang iba ay mas mabuti nang tumakas kaysa sa pag-aralan ito. Ang iba ay mas mabuti nang tumakas kaysa sa maging parte ng kinakatakutan nito. Walang sino man ang hindi tatablahan ng takot ko hanggat nabubuhay kayo. Tama ka, kaya nga sinabi ko sa iyo na hindi gagana ang takot mo sa akin. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang gusto ko lang sabihin, sa ngayon ay hindi ako nabubuhay. Kore ga hontou no Sode no Shirayuki da. Hakka no Togame. Kore ga watashi no Zanpakutou no shin no chikara da. Anong ibig mo sabihin? Ang Sode no Shirayuki ay hindi naglalabas ng hamog na gelo mula sa point na ito. Kundi ang mismong katawan ng user nito ay bumababa ang temperature mula sa zero. Ang lahat ng aking mahawakan ay magyayelo at ang aking espada ay isa lamang extension ng aking mas pinalawak na kapangyarihan. Huwag kang magsalita ng mga walang kwenta. Dahil kung ang sarili mo ay bababa sa zero temperature, ay maaaring ang mga parte ng katawan mo ay huminto at maaaring ikamatay mo ito. Hindi mo kakayanin na mabuhay pa sa ganyang pamamaraan. Sa totoo lang, sa ngayon ay patay na ako. Dahil sa ability na ito ay nagagawa kong makontrol ang aking spirit particle na nagpapahintulot upang temporaring mamatay ang aking katawan. Ang lahat ng parte ng aking katawan ay huminto na. Kahit na ang takot na nilagay mo ay hindi ko ito madarama. Imposible ang sinasabi mo. Habang nagsasalita si Asnad, ay bigla na nga lang umatake sa Rukia sa loob ng negative 18 degree. Kahit na ang pinsala sa pag-atake ni Rukia kay Asnad ay hindi dumugo dahil na-freeze niya ang dugo sa paligid ng tinamaan nito. Mas lalo pa lumamig sa ginawa ni Rukia na negative 50 degree na nagdulot ng pagyanig ng yelo. Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ni Asnad na sinabayan naman ni Rukia. Gamit ni Rukia ang kanyang negative 273.5 degree absolute zero. Ang kanyang paggalaw ay maaari lamang sa loob ng 4 na segundo. Kaya dapat niyang tapusin si Asnad. Ang pag-atake na ito ay nagdulot upang maging isang ribultong yelo si Asnad. Ngayon ay pag-uusapan natin ang chapter 568 kung saan si Rukia ay unti-unti niyang pinapababa ang temperature ng kanyang katawan.
negative 168 degree, negative 142 degree. Kung hindi ako mag-iingat at hindi ako magdadahan-dahan, maaring masira ang tissue ng aking katawan. Negative 116 degree, negative 85 degree, negative 67 degree. Kinakailangan ko pang mag-training ng mabuti. Negative 31 degree, negative 14 degree. Teka, mukhang sumobra yata ako sa 4 na segundo. Habang napapaisip si Rukia na sumobra na pala siya sa 4 na segundo, ay biglang nagsalita si Asnad. Takot? Yan ba ang kapangyarihan ng takot? Ito ba ang kapangyarihan ng takot? Hindi ito isang takot. Hindi ito maituturing na takot. Ang tanging kinakatakutan ko lamang ay ang galit ng aking hari at ang maaaring pagkawala kumpara sa labanan na ito. Hindi ako nito matatakot o masasaktan. Pinakawalan na nga ni Asnad ang kanyang Tartar Poras na mas nag-boost sa kanyang kapangyarihan. Sinubukan siyang atakihin ni Rukia, pero ang mga pag-atake na yon ay hindi na nga umuubra, mga ka-animate. Dahil sa pagkakataong ito, ang mga paa ni Rukia ay tila na freeze o hindi niya na ito maigalaw. Ipinaliwanag ni Rukia na ang kanyang katawan sa ngayon ay hindi nakakaramdam ng takot. Ayon naman kay Asnad, di ba't tinititigan mo ako? Ang sel sa iyong katawan sa ngayon ay hindi gumagalaw dahil sa pamamaraan mo. Pero ang mga nerves ay gumagana pa rin. Ang Tartar Poras ay may kakayahan na pumasok sa optical nerves ng mga kalaban na nagdudulot ng takot sa iyong katawan. Kahit saan ka tumingin ay makikita mo ako. Hindi ka makakatakas. Biglang ipinikit ni Rukia ang kanyang mga mata upang malabanan ang takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Ganun ba? Hindi makakatulong ang pagpikit mo na yan. Dahil ang masasayang pangyayari ay nananatili sa puso. Pero ang mga takot ay mas nagtatagal. Gaya ng mga nakita mong nakakatakot sa kadiliman. Ang pagpikit mo na yan ay magdudulot lamang ng mas malalim na takot sa iyong utak. Tatapusin na sana ni Asnad si Rukia nang bigla na nga lang dumating si Captain Byakuya. Byakuya Kuchiki, mabuti at naririto ka na. Hinihintay talaga kita. Kumusta naman ang organ mo sa ngayon? Inalis ko na ang tiyan mo. Siguro ay gutom na gutom ka na dahil hindi ka makakain ng kahit ano. Mukhang nagpawas ka ng timpang. Napaisip si Rukia na kaya lamang siya nilabanan ni Asnad ay upang lumapit ang kanyang kapatid. Kuya, huwag kang titingin sa mga mata niya! Pero ayon naman kay Asnad na huli na para dyan. Sasalakay na sana ni Asnad si Byakuya. Pero napansin ni Asnad na ang paligid ay nababalot na pala ni Senbon Sakura. Pero dahil dito ay mas tumindi ang pagkagusto niya sa bankay ni Byakuya. Dahil dito ay hiniling niya na ibigay sa kanya ni Byakuya ang kanyang bankay. Bankay? Tignan mo mabuti. Hindi pa't pansamantala mong nagamit ito. Kung ganun, dapat alam mo ang tungkol dito na ang buong blade ng aking sanpakto ay nagiging isang maliliit na talim. Ito ang aking shikai, Senbon Sakura. Salamat sa pagnanakaw mo sa bankay ko. Dahil doon ay kinailangan ko mag-training at alamin muli ang bankay ko at muling makipag-isa sa kanya. Dahil matagal ng panahon nang nakalimutan ko ito, nagpapasalamat ako sa iyo, Asnad. Pero mga ka-anime, hindi ikinatuwa ni Asnad ang sinabi ni Byakuya. Habang si Asnad ay nagsimulang mabilis na mahati sa kalahati at nag-transform sa isang uri ng nilalang, inuulit niya ang mga salitang napakadali para sa kanya ang kamatayan. Ipapadala niya sa madilim na kailaliman ng takot, kawalan ng pag-asa at pananatilihin siya doon hanggang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, hanggang sa nais niya na mas mabuti na lang siyang mamatay. Pagpunta ko dito ay naramdaman ko ang iyong Ryatsu. Mas malakas ka na ngayon. Sa narinig niya na Rukia ay napaluha siya dahil kinilala na ni Byakuya ang kanyang kakayahan. Ayon kay Rukia na hindi pa naman siya ganong kalakas. Ayon kay Byakuya, ang takot ay nabuo ng may dahilan. Ang maliliit na pagkabilisan ng iyong puso ay nagiging isang takot. Natatakot ka pa rin ba, Rukia? Sumagot naman si Rukia na hindi na. Habang si Asnad ay nag-transform sa isang malaking nilalang na katulad din ng dati niyang anyo,
Ngunit mas nakakatakot na nga ang itsura niya. Binanggit niya na malapit na ang wakas ni Byakuya. Sumagot naman si Byakuya na hindi siya ang maghahatid ng kamatayan kay Asnad. Naghanda na si Rukia habang iniisip ni Asnad na ito ay isang uri ng biro. Sinabi ni Byakuya kay Rukia na tignan niya mabuti dahil ang nakikita niya ay hindi isang takot kundi isang refleksyon lamang ng form ni Asnad. Na ang pinanggagalingan niya ay hindi takot. Binanggit niya na nasa mukha mismo ni Asnad ang kanyang sariling takot. Chapter 570. Ngayon ka-anime, naaalala niyo pa ba yung human form San Pacto ni Rukia? Ang itsura at kasuotan ay may pagkakatulad sa Bankai form ngayon ni Rukia. Pinakawalan na nga ni Rukia ang kanyang Bankai na nagdulot ng sobrang lamig sa paligid at pagyelo ng nasa paligid nito. Ang Bankai na ito ay nagdudulot ng pagkayelo sa mismong loob ng kalaban. At dahil sa lakas ng kanyang Bankai, kahit na ang isang Eastern Reader na kagaya ni Asnad ay hindi kinaya ang Bankai ni Rukia. Kung saan ang paligid at mga gusali kahit na si Asnad mismo ay naging isang ribultong yelo. Gaya nga ng ipinaliwanag ko sa inyo ka-anime, ang Bankai na ito ay nagdudulot ng pinsala sa user nito. Kung hindi magiging maingat si Rukia, kahit siya ay magiging yelo at mababasag. Habang unti-unting nababasag ang kamay ni Rukia, ay hinawakan ito ni Byakuya at sinabihan siya na kailangan niyang dahan-dahanin ang paglusaw sa mga yelo. Sinabi ni Byakuya sa kanya na napakaganda ng kanyang Bankai. Gayunpaman, ito ay isang napakahirap kontrolin. Isang pagkakamali ay maaaring pumatay sa kanya. Kailangan niyang mag-ingat at huwag magpadalos-dalos dahil ang isang espada ng isang tao na malapit ng mamatay ay hindi mapoprotektahan ang sinuman. Habang unti-unting natutunaw ang yelo na bumabalot kay Rukia at sa paligid. Kung saan ay sinabi ni Byakuya na kailangan na nilang umalis para protektahan ang Soul Society na siya naman pagsang-ayon ng Rukia. Sa kabilang panel, kung saan ang simula ng bagong labanan.